mga katotohanan tungkol kay Jaguar D. Saol, ang higanteng may Will of D. Siya lang ang kilala natin na higante na nagtataglay nito at ito ay medyo kakaiba. Si Jaguar D. Saol ay sinasabing nagmula sa South Blue, ayon sa Vave Record One Piece Visual Dictionary. Ang kanyang edad sa insidente sa Ohara ay 105. Ang kanyang kaarawan ay ika-6 ng Marso. Ang kanyang taas ay 1,950 cm. Napakalaki, diba? No wonder, dahil isa siyang higante. Ang blood type niya ay F. Bilang isang Marine, ang rango ni Saol ay Vice Admiral. Ito ay kawili-wili syempre. Kung nakita mo ang sinabi ni Dr. Fishbonen sa Chapter 594, ang mga Marines na may rango ng Vice Admiral o mas mataas pa ay maaaring gumamit ng Haki. Kaya, maaaring magawa rin ni Saol ang Haki, kahit man lang sa pagitan ng Kenban Shoko o Buso Shoko, kahit na hindi ito naka-highlight sa flashback ng insidente sa Ohara. Pambihira ang pisikal na lakas ni Saol. Kaya niyang buhatin at sirain ang mga barkong pandigma ng Navy sa kanyang mabigat na lakas. Talagang isang higante si Saol. Ngunit dapat tandaan na ang laki ng mga barkong pandigma ay mas malaki pa rin kaysa kay Saol. Kaya niyang buhatin ang isang barko na ganoon kalaki bilang testamento ng kanyang pisikal na lakas. Sa Chapter 396, si Saol ay tinamaan ng husto ng putok ng canyon ngunit nagagawa pa rin niyang lumaban. Nabinibigyang diin ang kanyang pambihirang pisikal na katigasan. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Saol ay hindi pa rin sapat upang labanan ang isang manlalaban na kapantay ni Kuzen. Ito ang mga kilalang may-ari ng Will of D. Sina Luffy, Garp, Dragon, Teach, Law, Roger, Saol, Rouge, Ace at Roxy, Zebek. Mula sa listahang ito, si Saol lamang ang kilala bilang higanteng may-ari ng Will of D. Mukhang hindi lang si Saol ang higante ng Will of D. Sinabi ni Saol na ang lahat sa kanyang pamilya ay may gitnang inisyal na D. Sa maliit na Nico Robin, mula sa kalikasan, kinakatawan din ni Saol ang isang aspeto ng may-ari ng gitnang inisyal na D. Nang na-freeze ni Kuzan, natigilan siya sa kanyang kakaibang ekspresyon ng pagtawa. Ito ay nakapagpapaalaala sa figure ng may-ari ng gitnang inisyal na D, katulad ni na Gold D. Roger at Monkey D. Luffy, na kaya pang humiti kahit nanganganib na silang mamatay. Nabuhay nga si Luffy sa huli, pero muntik na nga siyang mamatay habang nasa Log Town. Buti na lang natulungan siya ng kidlat sa pamamagitan ni Monkey D. Dragon na kanyang ama. Sa Chapter 397, ipinakita si Kuzan na pinalamig ang mga binti ni Saol gamit ang Ice Time Capsule Technique. Pagkatapos ay pinatakbo ni Saol si Robin. Ang nakakaantig ng eksenang ito ay ang mga salita niya kay Robin. Binigyang diin ni Saol na nag-iisa si Robin noong panahong iyon. Ngunit isang araw ay nakatitiyak si Saol na makakahanap si Robin ng kaibigan na magpoprotekta sa kanya. Walang tao na ipinanganak sa mundong ito na ganap na nag-iisa, sabi ni Saol. Pagkatapos, may isang panel na nagpapakita na ang mukha ni Saol ay nagyelo. Bagamat pinalamig ni Kuzan si Saol, pinayagan niya, at tinulungan pa nga, si Robin na makatakas. Isinalaysay sa Chapter 396 ang kwento ni na Saol at Nico Olvia. Sinalakay ng mga tauhan ng Navy na pinamumunuan ni Saol ang barko ni Nico Olvia. Ang mga arkeologo sa barko ay halos lahat ay patay, ang naiwan ay si Olvia. Hindi talaga maintindihan ni Saol kung bakit kailangang mamatay ang mga mananaliksik. Nang mahuli, itinampok din ni Olvia kung paano nagpa siya ang Navy sa buhay at kamatayan ng mga mananaliksik na tulad niya nang hindi talaga naiintindihan kung bakit. Hindi kinwestiyon ng Navy ang batas. At inulit lang ang doktrina na pinipigilan nila ang pagbuo ng mga armas. Nagprotesta rin si Saol kay Sengoku, ngunit hiniling ni Sengoku kay Saol na tumahimik at sumunod sa mga utos. Nauwi si Saol sa paglisan at dinala si Nico Olvia.
ipinapakita ng One Piece Film Strong World Episode 0 ang mga pangyayari sa nakaraan. Matapos tanggihan ni Garp ang isang promosyon mula kay Kong, may ilang sikat na Marines na nakitang naglalakad kasama niya, kabilang ang mga figure tulad ni Kuzan, Suru, at Saol. Ang boses ni Jaguar D. Saol ay si Takeshi Kusao. Si Takeshi Kusao ay isang sikat na pangalan. Maaring kilala siya ng mga fans ng 90s anime bilang boses ni Trunks sa Dragon Ball Z, Hanamichi Sakuragi sa Slam Dunk. At sa One Piece din ay may mga boses na karakter si Kusao maliban kay Saol. Boses niya ang batang Goldie Roger, Keresu, at Koza. At yan ang mga katotohanan tungkol kay Jaguar D. Saol sa One Piece. Ano sa tingin ninyo, mga kapika? Sabihin mo sa comments. Please like, comment at subscribe lang for more.